Good day mga kamata, welcome na naman po sa ating panibagong video. Dito lamang po sa ating episode, The Cucina Serie. Sa video pong ito mga kamata, tuturuan ko po kayo kung paano magluto ng tinolang manok gamit ang ating native chicken. Bago tayo magsimula mga kamata, shoutout po muna sa nag-request nitong video na to. At shoutout na din po sa ating mga solidong tagapagsuporta ng channel na to mga kamata. Maraming salamat sa inyong lahat mga kamata. Mga kasangkapan upang mabuo ang tinolang manok. First sa ating list mga kamata, ang ating native chicken. Ang kasunod, ang ating papaya. Ang papaya mga kamata ang magbibigay ng tamis na lasa sa ating tinolang manok. Kasunod nito mga kamata ang ating tanglad. Ang tanglad mga kamata ito ang magpapawala ng langsa sa ating native chicken. Isa sa mga palatandaan mga kamata, kung marunong ka na magluto ng tinola, marunong ka na rin magtali ng tanglad. Ang kasunod naman mga kamata, ang ating dahon ng sili. Lahat ng ating pinitas mga kamata ay galing lamang po sa ating bakuran. Next mga kamata, ang ating malunggay. Ang malunggay mga kamata ay maraming mapapagaling na sakit. Magbibigay din itong napakaraming bitamina sa ating katawan. Ang sunod mga kamata, ang ating sili. Ang sili din mga kamata ang tutulong upang mawala ang lansa ng ating native chicken. Fresh na fresh ang ating sili mga kamata. Next, ang dahon ng sibuyas. Ang dahon ng sibuyas mga kamata ay isa sa mga magbibigay ng napakabagong aroma. Ang kasunod mga kamata, ang ating luya. Ang luya mga kamata ay isa sa mga tumutulong upang mawala at maalis ang lansa ng ating native chicken. Ang kasunod, ang mantika, bawang, sibuyas, paminta, asin, at ang MSG. Ang proseso sa pagluto ng tinolang manok. Gumamit ng malaking kaldero at antayin uminit ito. At kapag mainit ng ating kaldero, pwede na nating lagyan ng mantika. Tayin lang nating mainit ang mantika upang maiwasan ang pagdikit ng karneng manok sa ating kaldero. At kapag mainit ng ating mantika, pwede na nating isalang ang ating bawang. At ang kasunod nito mga kamata, ang ating sibuyas at ang ating luya. Lutuin po natin ito ng maigi upang ma-extract ang kanyang aroma at ang kanyang patas. Ito ang magbibigay ng unang panlasa sa ating karneng manok. Kapag okay na ang lahat, pwede na nating isalang ang karne ng ating native chicken. Haluin po natin ng maigi upang pumantay ang pagka-distribute ng naunang pampalasa. Ang kasunod, ang ating asin. Ginawa po natin ito upang pumasipsip ng karne ang ating asin. Next naman, ang dinurog na paminta. Pagkatapos, gigisahin po natin ng maayos ang karne ng manok. Magantay lamang po ng ilang minuto upang lumabas ang katas ng ating karneng manok upang matanggal ang lansa. Halu-haluin lang po natin ito upang maiwasan dumikit ang ating karne sa ating kaldero. Pag natuyo na ang katas ng ating karne, pwede na nating lagyan ng tubig. At kapag okay na ang ating tubig, pwede na nating ilagay ang ating tanglad. Pagkaraan ng ilang minuto, kukulo ng ating sabaw. Pagkabata pa ang ating native chicken, madali lang pong lalambot ang karne nito. Ilalagay na ngayon natin ang ating MSG. Kasunod na ilalagay natin mga kamata, ang ating papaya.
pagkaraan ng ilang minuto, luto na ang ating papaya. Pwede na nating ilagay ngayon ang dahon ng sili, malunggay at ang sili. At ilalagay na din natin ang dahon ng sibuyas. Ilang sandali na lang mga kamata, luto na ang ating tinolang manok gamit ang ating native chicken. Kung mapapansin nyo mga kamata, katamtaman lamang po ang ating sabaw. Indikasyon lamang po ito na napakapuro ng ating sabaw. Tara, tikman na natin. Ang sarap-sarap. Maraming salamat po sa pag-antabay ng video mga kamata. Kung bago ka pa lang po dito sa channel na to, huwag po kalimutan mag-like, comment, and subscribe and click the bell button para manotify ka sa mga bagong videos ko. Sana sa susunod na video, nandiyan pa rin kayo. Dito lamang po sa ating episode, The Cucina Serie. Maraming salamat po. Bye-bye!